Yo, good morning, meron tayong event dyan sa gabihan sa El Deponso, Bulacan. Nakakita nyo naman, kasama natin si Ian San John John. Ayan ang kauna-una ang kasama natin sa Sounds and Lights, sa Band Equipments pa lang. Siya na yung kasama natin. At saka tat, anak niya yung kasama natin yung lagi, si Justin. At ayun niya, at walang pasok ngayon, kaya sumama-sama muna. At saka tayo ay paganyan-ganyan tayo. Napakasakit ang katawan ko, napakatagtag dyan sa dinanan namin. Nadaanan namin yung buswit, anak ng Tokwa, na parang isang barangay yata yung napaka-rap road doon. At saka dyan, basta durug-durug na rin yung daan halos. Paakli na rin, paakli. Daan paakli yan, pero hindi naman tatali kami nakadating sa akli. Dahil nga medyo talagang masakit sa katawan yung daan. Sa karsada pag-uwi ko ng bahay, medyo talagang nakakatulog ako. At saka ito na nga, at nauna sa amin yung catering, pero namumblema sila kung paano nila ayusan yun. 100 katao yung bisita, pero napakalit nung space para ilatag yung mga chairs at saka tables. At saka nandiyan dyan kami, wala kami mga parking, buti na lang nandiyan sa karsada. At ito, papasok tayo ron sa pinaka client natin, si Ma'am Piet pala. Wala dyan sa Mayet yata. Si Ma'am Mayet wala dyan sa Pilipinas. Nasa ibang bansa pala siya. At ito na nga, naglatag-latag na. At saka nandito na kami apat. Nakita mo, ganyan-ganyan lang kami. Basic na basic lang yan. May dala kami sub, pero napakalit ng venue. Ayun nga din sa mga tropa natin, sound system dyan. Kailangan alam nyo talaga yung mga kailangan yung dati rin. Nagpasensya sa'yo ng video kay Ma'am ng venue, pero ang late lang pala. Kaya yun, hindi na ako naglatag ng sub. Kaya yun lang, basic dalawang tusok lang. Tsaka yun nga, meron din tanong nung catering, hanggang ano oras daw kami. Minsan gusto ko mamahiloso po sa ganun eh. Kasi pag minsan kasi hindi naman yung catering yung kausap natin, kausap natin yung client. At ayoko na rin magpaliwanag bakit eka nagpapakap na kami. Sabi nung catering, dapat eka ganito. Sabi ko, ganito na lang po, ganyan, ganyan. Minsan kasi yung mga hindi na dapat itanong, dapat hindi na tinatanong yung, kasi nga hindi naman yung kayo yung kausap namin, kausap namin yung client. Kaya nga kumbaga may discount dyan, kumbaga ano yung simpleng usapan namin. Basta yun lang, ayoko nang pahabain yung tungkol sa tanong ko. Gusto yata intayin namin mag-pack up yung catering bago. Yung kitauhan lang ng catering naman yung nagsabi sa amin, hindi yung client. Gusto ng catering, sabayan namin sila sa pagpapack up, anak ng. At nakita nyo naman, napuputrip na yung mga kasama natin. Basta hindi ko lang nagustuhan ng konti yung tirada ng catering na yun. Hamon na, yung tauhan ng catering. Hindi naman yung may-ari ng catering. Yung tauhan lang ng catering. Bakit pumirada ng ganun? Yung client namin yung kausap ko. At ayun niya, na-share ko lang dito. Kaya sa mga papasok sa Sounds and Lights, isa kailangan nyo dyan ay mahabang pagpapasensya. Dahil hindi lang talaga client yung pagpapasensyahan nyo, pati yung mga nasa environment nyo. Minsan yung mga bisita yung naghahanap pa ng ganito, pero hindi naman niya yung client, hindi naman sila yung kausap natin sa mga packages natin. Kaya huwag tayo masyado maapektuhan, no? Kakausapan natin ng mabuti, kausapin na lang natin ng mabuti. At ganyan talaga sa buhay pag ninegosyo, o sa lahat ng larangan ng negosyo, meron talaga tayong mga hindi makakaunawan, o meron tayong mga bagay na kaiiritahan. Pero challenge natin yan, o paano natin i-handle yung mga ganun situation. Lak ng Tokwa, dinidigay ako doon sa mani na kinain natin kanina, na dala ni ano pangalan nito, ni Elmer G. Kasi si Elmer G nagdi-deliver ng mani sa San El Deponso. Inadaanan niya, nakita niyo yung truck natin. At ayun niya, nakakutuban niya kung nasaan tayo. At ayun, pinadaan na natin. Sabi ko, kain ka muna rito, parang birthday ko, no? Pero ganun lang syempre ano ang pagagawin natin, dumaan na yung kaibigan natin, siyempre, entertainin na rin natin. At saka yun nga, bumili tayo ng money sa kanya. Kayo nga pala, pag sa mga tropa natin, pag binigyan kayo ng money ni Elmer G, malamang yun, ayun yung sinole. Kasi yung sinole, ano tawag doon,
makunat. Pero pag yung bumili kayo sa kanya, nako, napaka-solid, napaka-solid, napakasarap talaga pag binili mo kay Parang Elmer. Pero pag hingi, bibigay sa inyo yung mga kunyari, sosoli ng mga 2 linggo, 3 linggo nang hindi nabibili. Yun. So ayan, pag-ims lang, pag-ims sila. Medyo mahaba rin kasi itong video nito, kaya kung ano na pinagdadaldal ko. So yun, learning experience yun. Maging considerate tayo sa mga nakakasalamuha natin sa mga ganyang event. Dahil nga pare-pareho tayong supplier, pare-pareho tayo na may kunyari may puyat, may ganito. Yung mga ganun sitwasyon, maging considerate tayo, lalo na hindi naman kayo ang kausap namin. Ganun lang, na-share ko lang dito. No, hindi naman tayo sa negativity. Pero baka sa someday makapulutan din ng aral ng mga kapwa natin supplier. Na bigyan natin respeto yung kung ano yung discarding nyo sa ano ko sa mga kasamang sound system. Iginagalang nyo. Pero kung ano yung sistema na nakasabayan nyo ngayon na hindi nyo naman kasama sa sound system o hindi nyo kasama sa package, respeto nyo rin kasi meron nga kaming bawat client, bawat ganyan, nagbibigayan ng kanya-kanyang deal yan. No, ma'am, ganito ang deal namin, ganito ang ano namin, ganito lang po dadali namin kasi ganito po yung budget nyo, ganyan. Kaya yung mga crew ng ano, may mababait din naman. Meron din naman mga talagang hindi lang siguro alam ko pa paano i-handle yung mga sitwasyon na ganun. At napakahaba na yung tungkol sa topic ko na yun. Basta maraming salamat kay Insan dahil nakasama natin ulit. At yan, lalayo pa ng mga pinakalingin niya, Pampanga, parang 60th birthday yan, reunion na rin ng family, classmate at saka ng mga kamag-anak. Yan niya, family, classmate, kamag-anak. Simula pa yata elementary high school. Kaya napakasarap din ng ganyan. Kami, ng mga high school friend ko, meron din kami ganyan sa nagkakasama-sama pa rin kami. At ito yung magandang host na kamukha ni Ikes na tropa dati namin. At saka ito na si Elmer G na may dalang money sa mga tropa natin dyan. Bili kayo kay Ikes na kay Elmer G. At saka ito, yung dalawa niya ito, napakahusay din mag-host niya live. Alive na alive, mag-host. At saka syempre, kinantahan na ng happy birthday ang ating birthday celebrant. At yun, kinakata na happy birthday ating birthday celebrant. At syempre, hindi na rin natin pinunay yung at hindi na rin natin sinabi na medyo matabang yung mga luto nung sa catering kasi. Pero yun nga, nasabi ko na rin. Pero yun nga, kumbaga, yun lang din yung naman napansin natin. Ganyan, pansinan lang din naman niya, bigayan na. Pero di, joke lang. Pero tunay naman, medyo syempre, sa dami na rin naman natin na kasamang catering. Kaya pala, ganun daw yun. Kaya pala, mababa daw ang marami rin kumukuha sa kanya kasi mura sa kanila. Pero alam naman natin, karaniwan pag mura sa food medyo nagkakaroon ng konting problema. Hindi nabibigay yung pinaka the best na yung kare-kare, sitaw lang yung ano, walang ganito, walang ganyan. Tapos naging sarcastic na rin ako. Siyempre ganun lang din naman yan. Pero okay na yun, hama na. Trip nila yun eh. At yun, tapos na ang program, sabi ng ating host. De syempre, ligpita na. Baka naman, hintayin pa ba namin mag-ulanan bago kami magligpitan. At saka nga, sa lugar niya medyo may katagtagan ng daan. Medyo bako-bako, lintik na mga truck yan. Nananto ko, pero solid yung mga truck. Patapos ito, nadampa kami rito sa may pa-bypass yan. Pero okay naman, kapraso lang naman yan, tapos darat
dadaan kami sa magandang daan. At saka si Insan John Jun ay pagdadrive natin. Gusto ulit natin na mapa-experience sa kanya na mag-drive. Kasi nga dati, siya na rin yung nagdadrive ng ating owner. At ngayon ay patatry natin siya para bumalik yung confidence siya sa pagdadrive. Dahil nga matagal-tagal na siyang hindi nakapag-drive. At ayan si Insan John Jun, nakakita nyo naman. Smooth lang din yan, papasyal-pasyal lang din. Tsaka papetix-petix. Napakaganda rin ng viewing dyan sa lugar na yan. At sabi ko nga, gusto ko rin lagi na mamasyal sa mga ganyan. At ito rin ang kagandaan sa ating maliit na negosyo, na kahit na pagod, layo, aga, puyat ang mga lakatan natin, pero nakakapaglibang-libang din tayo sa mga tanawin na nadadaanan natin. At saka yun nga, syempre, marami tayong natututunan sa kada event natin, pakikisalamuha sa tao, yung mga ayaw din natin na discarding ng ganitong ganyan, na pwede naman natin din na hindi natin tularan. At ito na, sapulin lang kami, sosoli namin yung projector kay Boss Mayo. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, Boss Mayo. At nakataos tayo ng isang event. Ganun din sa mga kasama ko, kay Isang John John, kay Miko, kay Justin. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat. At saka ayun sa mga tropa na dyan kailangan ng sounds and light, band equipments, at saka pahakot. At saka syempre palike yung page ng Bijam Music Studio. Marami tayong tinuturo rin tungkol sa drop.